Okay, doon po nagka-konting sagutan din po kayo ni Attorney Chel Diop, no, no, about semantics. Ito yung negate or neutralize versus kill. At kayo na po mismo nagsabi na noong 2021, the PNP thought it would be good na i-define na natin ito sa handbook once and for all para hindi na magkalabuan. I was wondering pag bakit hindi na lang yung ginawa earlier para at least malinaw, di ba? Pag nagsusulat tayo ng term paper, may definition of terms, ganyan. Para po malinaw. Sa amin kasi, malinaw na malinaw sa amin yan. Na neutralization means rendering the enemy capable of doing further criminal act. Yun sa amin. So, how do you neutralize them? By conducting negation operations against them. Ulihin mo, arestuhin mo, o kasuhan mo, o pasurenderin mo, or mamatay. Just in case lumaban, mamamatay. So option niyang pamatay. So, ayun nga yung point doon. So, inamin mo rin pala na yung ibig sabihin ng neutralization is option pumatay. At tandaan yung mga kababayan, sinabi rin po ni Duterte doon sa hearing, na encourage those criminal na manlaban. Ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their gun. Yan, buhay yan. Ayan ang sila. Yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Para wala na akong problema. So doon talaga sumabit si Duterte. So yung word na neutralize, sinabi na nga po ni Bato, na ang neutralize ay ipasurrender, kasuhan, arestuhin, at kung manlaban, patayin. So, parte po talaga ng neutralization na sinasabi nga po ni Chel Diop, no, is yung patayin. So, ngayon, kung i-coconnect natin ito sa sinabi ni Duterte na encourage ninyo yung mga kriminal na pumatay na manlaban, so, ibig sabihin talaga nun, yung motibo talaga ng neutralization is pumatay. Lang nakadakuha niyo yung point, mga kababayan. Connected, di ba? Oh. So inamin rin pala ni Bato na talagang papatayin talaga. So ngayon kasi ang point kasi dito no, kapag sinabi natin na encourage natin na patay na manlaban itong mga suspect na to. So paano na natin malalaman kung nanlaban ba yan o hindi kung pinatay niyo na? So nasa yung due process dito. O, di ba? Tama, di ba? O, nakuha niyo siya mismo umamin eh. Siya mismo umamin eh, na patayin eh. O, kala ko ba ayaw? Kala ko ba hindi? O, so malinaw dito mga kababayan na talagang ini-encourage talaga na patayin yung mga suspect. At ang problema dito mga kababayan, paano na natin malalaman na suspect talaga yan kung pinatay niyo na? Ay, Diyos ko. Bato. Ikaw mismo nadudulas ka na mismo. Ay. Ay, so kasama yung namamatay dyan sa neutralization. Pero, ang gusto kasing i-emphasize ni Diop, no, na puro patay-patay lang. Hindi nga, yung sinabi na nga ni Duterte. Encourage them. Diba? Naman laban. Encourage them. So kahit susuko na pala yung kriminal or yung suspect, encourage nyo pa rin na lumaban. Ay, wala magsasalita na bangkay. Totoo yan. Grabe, nakakapangilabot, di ba? Ito yung mga bagay na hindi naman dapat ginagawa pero naging normal nung panahon ni Duterte. Ay, grabe to, men. Grabe to. Siya na mismo umamin. Oh, kasing dulas ng at kasing kinis ng ulo ni Bato. Yun. I think kasi, patay lang ang meaning ng neutralization. Bakit hindi ko nilagay sa memorandum circular na kill, para klaro. Oo, buto lang. Hindi masisita kayo.
Oh, ito yung palusot ni Bato eh. Bakit daw neutralization yung nilagay niya doon sa memorandum? Actually, yung memorandum talaga, nakalagay talaga doon neutralization eh. Bakit hindi daw to kill? Hindi nasita kayo kasi ibig sabihin nun, inamin ninyo na state organized yung pagpatay nung panahon nung drug war. Grabe no, parang normal na lang sa kanila, di ba? Ay, nanlaban, patayin. Parang normal na lang sa kanila. Oh, yan, napag-usapan din yan, di ba? Yung neutralization, ginagamit po yan sa mga rebelde, sa AFP. At tandaan po natin, no, yung AFP po is military, tapos yung police po is civilian in nature. Di ba? Tama ka, Takayro, para maging DDS ka, kailangan maging tanga. at kailangan maging kulto. Hindi yun eh. Hulihin mo, arestuhin mo, pailan mo ng kaso, pasurenderin mo. Kasama yan sa neutralization. Ang mahirap kasi, open to misinterpretation yung term kasi gusto talaga lang gawan ng kasalanan yung PNP na function ng higher headquarters, yung sinasabi lang AJK. Alam mo naman yung motive ng mga tao na yan. Alam mo naman yan. Eh, sabi ko gagawa ba kami ng memorandum na yan kung patayin din. Huwag lang gawa ng memorandum. Bulungan mo na lang yung mga pulis, patayin mo yan, patayin mo, bulungan mo na lang, parang ebidensya. Eh, gumawa kami ng formal communication because we know it's legal. We've been used. Ayun nga eh. Ginawa niyong legal, tinago ninyo. Yung illegal na bagay, tinago ninyo sa dokumento. Alatang pikon na to eh, no? Pikon na talaga to, no? In the pen, ever since, panahon pa ng PCIMP mo, nandiyan na yung term na neutralization. Okay. Eh, ginagawa lang talaga lang ng masamang meaning to sort their narrative. Gusto talaga nila na i-drive home yung point na gusto nila palabasin na masama ang police, mamamatay tao ang police. Hindi yun. Okay. Wala kami sinasabing ganun na masama ang police. Kita nyo to, no? Gago rin talaga to, no? May sinasabi ba tayong masama ang police? Diba? Ang sinasabi natin dito, mga kababayan, diba? Naging sunod-sunuran ang mga pulis doon po sa utos ni Duterte na pumatay. Ayun yun. Wala tayong sinabing, kasi ginamit talaga ni Duterte yung kapangyarihan niya bilang chief of command ng PNP para gamitin ito propaganda or gamitin ito sa kanyang scheme para sa tokhang. So wala tayong sinasabing masama ang pulis. Wala tayong sinasabing ganon. Ang sinasabi natin dito, masamang tao si Duterte kasi inutusan niya yung mga polis at ginamit niya yung mga polis para sa kanyang sariling agenda. Psychopath nga eh. So ano ba ibig sabihin ng psychopath? Ay, huwag ganun. Huwag ganun ba to? Wala tayong sinasabing masama ang polis. Sorry, we're running out of time, Senator, but just very quickly, yung picture that you posted of former President Duterte at a dinner on Friday, I wonder if you could tell us, what's the story behind that? Ano po yung pinag-usapan natin? Wala, nagkatao lang, merong gun show dito sa Davao, sa SMX. Nandoon ako, nagtingin ako ng mga display ng baril. Maya-maya, dumating din siya. Nagtingin din ng baril. Then, nagkayayaan. Sabi niya, available ka, mag-dinner tayo. Susumama na ako, nag-dinner kami. Spontaneous. So chance meeting lang. So you didn't discuss yung strategy going into the hearing or anything like that? Never kami nag-discuss ng about the hearing because alam namin, we're confident that if you're telling the truth, automatic yan, lalabas yung truth. Hindi na kailangan ng script na ginagawa na itong sabihin mo, ha? Itong paragraph na ito. Ito, ikaw assign dyan, ikaw mag-confirm yan. Ito, ikaw. Walang ganoon sa amin. Kuan yan, spontaneous yan. Ano, alam namin ang katotohanan. Hindi kailangan paghahandaan ang katotohanan. Lalabas yan kung gusto mong palabasin. Hindi yan kailangan bibigyan ng script yung katotohanan. Okay. On that note, no, maraming salamat ulit sa inyong oras at sa pagsama nyo sa amin. Pagpapaunlak nyo ngayong gabi. Thank you so much for your time, Senator Bato de la Rosa, Over the Line. News 5. Sana huwag tayong i-copyright, mga kabababayan, no. So yun, mga ka-streetwise, no? So nagawa ko lang ng reaction video to, no, kasi ano eh, no, nakaisang oras din tayo, no. So nakakapanggigil tong sinabi ni Bato, di ba? Actually, ano eh, matalino pa kayo eh.
Kung ikukumpara ninyo dito kay Bato de la Rosa, matalino pa po kayo dyan sa 400 na nanonood ngayon. Matalino pa kayo dito. Ang tanong, bakit naging senador pa to, no? Taka rin dito toong lumaban mga nasawi. Sample ko taga sa amin, no? Diba? Yan, may mga example, diba? O, may mga example tayo dito. O, simula sa mukha, diba? Barbero, nagtatrabaho. Pero, diba? O, nabuhay din nila pa sa ospital. O, diba? Matalino pa po tayo dito kay Bato, pero naging senador, no? So, ayun lang. Alam na po natin yung gagawin po natin sa 2025 election. Huwag na po natin iboto ito, no? So, yun mga kababayan. So, maraming salamat, no? Thank you po kay Papa Cho, kay Luz Concepcion, kay Edel Toto. Siyempre, palagi siya nandiyan. Kay Rona de la Cruz, kay Lester Ran Vlog. Hello po. Kay, sino pa ba nandiyan? Kay Pointless Inc. Maraming salamat. Kay Argo, oh. Andiyan si Argo. Tapos, si Erwin Lopez, si Papa Cho, si Luz Concepcion, no? So, kita na lang ulit tayo, baka mamaya. Baka mamaya tanghali siguro, no? So, thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you po. Thank you. Salamat.